Ayan, magandang araw ulit sa inyong lahat, guys. Mark Puntiga po ulit ng House Doctor Tutorial. Bali ngayong araw, dumating na nga pala yung binigay sa akin na IP cam ng nvxcam.ph. Yun, maraming salamat po sa nvxcam.ph. Ngayon, guys, kung kailangan nyo ng ganitong IP cam, meron silang shop sa Shopee, itong nvxcam.ph. Doon nyo siya makukuha or ma-order, guys. Pakita ko sa inyo kung anong advantage ng ganitong IP cam compared dun sa mga wired na CCTV camera. Okay, unpack natin, guys. Then, review natin. Tapos, after natin i-review, pakita ko sa inyo yung mga features niya, yung mga advantage niya. Pakita ko rin sa inyo kung paano siya i-operate. And guys, buksan natin siya. Ayan, one piece na. Ayan. Wi-Fi smart camera. Bali, IP cam siya. Then, PTC. Open natin siya, guys. Bali, yung kanyang manual. Ayan. Napakala, guys, nitong manual. Kasi, dito nakalagay kung paano siya i-operate. Ayan. Tapos, kung ano yung mga app na kailangan nyo para mapagano tong ating IP cam sa isang cellphone. Then yung kanyang mounting screw. Tapos adapter niya, guys. Ayan. Then ayan, ano ba to? Ayan yung cover ng kanyang ano dito sa cable, dito sa LAN cable, sa reset button, tsaka dito sa AC cable. Then ayan, memory card. Napakalaga ng memory card, guys. Ayan. Para pag nagano, magre-record yung ating ano, camera. Then last but not the least, yung ating IP cam. Ito, guys, yung ating IP cam. Ayan. More on PTC siya, ayan. Ibig sabihin ng PTC, pan, tilt, and zoom. Ayan. Compared doon sa ibang camera na pag sinum nyo, blurred siya. Pero pakita ko din sa inyo kapag operational na siya, kapag guys sinum natin. Guys, bago ko sa inyo ituro kung paano siya i-configure or i-connect sa ating phone, pakita ko muna sa inyo mga iba pang parts or mga feature ng ating IP cam. Dito, pwede nyo siyang move ng 360 degrees. And guys, true phone nyo na pwede nyo siyang igalaw ng 363 degrees gamit ang inyong phone. Then, meron siyang built-in speaker. And ito, guys. Itong built-in speaker, pwede nyo magsalita through cellphone. Halimbawa, nakapwesto to sa sala, then kakausapin nyo yung tao nasa loob ng sala, marinig kayo dito sa speaker kasi meron siyang mic dito sa ating phone na pwede nyo kausapin dito sa ating speaker. Then built-in mic, guys. Ayan. Meron tong built-in mic para marinig nyo yung usapan or kung ano yung mga kwentuhan or marinig nyo kung ano yung nangyari. Pwede nyo kausapin yung nasa sala nga, guys. Pwede sila magsalita, marinig nyo yung usap nila or yung pinag-uusapan. Then meron siyang for infrared light para halimbawa madilim or walang ilaw, ma-view nyo pa rin kung ano yung nasa ano nyo, nasa sala. Then for conventional light, ayun. Yung for conventional light na yan, ibig sabihin yan, pwede nyo ma-view kahit madilim yung ating ano lugar ng color, guys. Kasi, di ba, yung ibang camera, ma-view nyo kahit madilim, true infrared, pero black and white. Compare dito, papakita ko sa inyo mamaya kung anong ano, itsura niya, yung sinasabi ko na colored siya dito, guys. Then, ating antenna or pinaka signal or pagsagap niya ng wifi. Ang ganda nito, kahit medyo malayo siya,
masasagap niya kasi yung antenna niya malayo o long range yung kaya niya. Kung halimbawa malayo siya sa inyong router. Then optional naman, halimbawa hindi na kaya ng inyong router yung ganong kalayo, meron siya dito na pwede niyong paglagyan ng LAN cable. Ayan. Connected or diretso siya sa ating router. Itong LAN cable na yan, guys. Kung halimbawa hindi na kaya ng ating signal or distansya ng ating wifi, pwede nyo siyang gamitan ng ating ang LAN cable. And guys, tapos isa pa, di ba nga outdoor tong ating camera, yung ating lagayan ng memory card, compared sa iba nating IP cam, basta naka-slot ito, meron siyang cover na rubber. Ayan. Doon yung ilalagay yung ating memory card, tapos naandun din yung ating reset button. Ayan. Yung memory card na yun, yun yung magsisilbi para halimbawa, yung record natin, dire-diretso, kumbaga, kahit hindi natin na-view through phone, naka-record naman doon sa ating memory card or naka-save doon sa ating memory card. Ngayon, halimbawa, puno na, pwedeng i-overwrite na lang yung ating yung ating memory card para dire-diretso yung kanya recording, guys. Ngayon, guys, bago natin siya i-plug or i-operate, kailangan ilagay muna natin yung ating memory card. Ayan, meron ako ditong memory card, 8GB na to, kasama to na ibinigay sa atin ng anvioxcam.ph, kasama nitong IPcam na to, itong memory card. Bali, 8GB yung binigay nila sa atin. Ayan. Dito lang natin ilalagay yung ating memory card. And guys, lalagay muna natin si memory card. Ayan, bali ganyan lang. Then, pwede natin balik yung ating cover para maiwasan natin na mabasa siya. And guys, rubber naman yung cover niya, kaya maiwasan natin na pumasok yung tubig. Then after nun, hindi naman natin hindi magagamitin yung LAN or optional lang yung ating LAN cable. Meron din siyang cover dito, guys, para maiwasan natin pumasok yung tubig sa kanya. Ayan. Then, lalagay natin yung ating 12 volts na power supply or adapter. Ayan. Then, pwede natin siya i-plug. Tapos, after nun, antayin lang natin magsalita na waiting for configure para may connect natin siya sa ating phone. Ayan. Plug na natin siya. Ayan, guys. Antayin lang natin kasi pinalag na natin. Mag-ano siya. Magsasalita siya na kailangan connect natin siya sa Wi-Fi. Wait to be configured. Ayan, guys. Narinig nyo, waiting to be configured. Guys, para may connect natin siya through phone or ma-configure natin, kailangan natin mag-download ng ICC. Ito. Yan yung ICC na yan. May da-download nyo lang siya sa ating Play Store. Ayan. Libre naman yon, wala naman siyang bayad. Through internet lang. Ma-download nyo siya ng libre, guys. Then, i-open natin siya. Tapos, ito nga rin kasi, nakapag-login. Ang pag-login lang nun, yung inyong Gmail account, then password lang, tapos hihingin lang yung yung router username tsaka password ng router para may connect itong ating IP cam. Ayan, guys, inopen ko na yung ating ICC, yung app natin. Pakita ko na sa inyo sa gilid ng ating screen. Nakita niyo yung plus button na to, ayan. Para mag-add ng device, kiklik nyo lang yon. Then makikita nyo, pag-add dito, may mga option dito, yung add Wi-Fi camera or scan QR code. Pwede nyo scan yung QR code nito doon sa account niya, pero pakita ko sa inyo yung manual, yung add Wi-Fi camera. Yun. Click natin yon. Then ayan, lalabas tong ganito. Next step lang natin. After nating next step, ito naman yung ating router. Nakalagay na yung username natin, yung username, tapos yung password ng ating router. Ayan, tapos i-confirm lang natin. Ayan, after natin i-confirm, ayan, magsasalita sa kanya. Ayan, nagko-connecting na yung ating phone, tsaka yung ating IP cam, guys. Antayin lang natin. Connect your router successfully. Ayan. Basta nagsalitaan ng ganun, ibig sabihin, connected na yung ating IP cam dito sa phone natin or doon sa router natin.
Ayan. Pwede tayo mag-set ng new password. Papakita ko sa inyo yung new password. Mag-set lang ako ng new password. Ayun, new password naman. Depende na yun sa inyo. Kung halimbawa, pangalan nyo or pangalan ng aso nyo, bahala na kayo guys. Ayan, mag-set ako lang ng new password. And guys, after nito, na-set natin yung new password. Ko-confirm lang natin siya. Ayan. After natin i-confirm, lalabas ito guys yung ating pamimilian. Kung halimbawa, saan ako pwesto yung inyong camera, either sa living room, bedroom, or corridor. Ngayon, halimbawa, sa living room siya nakapwesto, pwede nyo siyang palitan ng pangalan. Pero ito, living room na lang natin. Ayan, then save natin. After natin siyang isave, ayan. Okay na siya, guys. Ayan, then save na natin. Lalabas kung yung normal or tapos yung alarm. Ngayon, halimbawa, lalabas lang natin yung alarm yung kinirik lang natin. Then next step na tayo. Ayan, okay na siya. Tapos, click lang natin yung done, guys. Ayan. After natin i-click yung done, na-end na siya, guys. Ayan. Yung ating cam. Kiklik lang natin tong cam natin. Ito. Every time, guys, na mag-o-open kayo ng app natin, ICC, ito na yung lalabas. Kasi, halimbawa, 4 or 5 yung ating camera, nakahanay siya dyan, guys. Nakalabas. Yung bawat camera. Halimbawa, camera 1, camera 2, hanggang 5. Ganon. Kiklik lang natin yan. Ayan. After natin i-click, ayan, lalabas na yung ganyan, guys. Then, okay na siya. Connected na yung ating camera. Pwede nating ma-view yung kung ano man kung saan nakapwesto yung ating camera. Okay, guys. Ngayon naman, na-connect natin siya or na-configure natin yung ating phone or ating IP cam sa ating phone. Ngayon naman, pakita ko sa inyo yung pag-ooperate nito, guys. Dito, pwede natin siyang i-view nga. Diba, nasabi ko, pwede natin siya i-view ng 360 degrees. Pag move nito, punta muna kayo sa PTC, guys. Ayan. Ito yung PTC. Ayan. Then, ayan yung arrow. Makikita nyo yung arrow. Yung left. Alright. Ayan. Papakita ko lang din sa screen natin, guys. Kasi, pag dito sa phone, medyo mahirapan pa kayo. Kumbaga maliit. Di sa side ng ating screen, papakita ko sa inyo yung ginagawa ko dito sa phone natin. Ayan. Pag move nito, ayan. Pwedeng downward. Ayan. Tapos, or upward. Ngayon, pwede din siyang 360 degrees. Or, iro-rotate natin siya ng 360 degrees. Para, halimbawa, meron kayong place or lugar na gustong ma-view, kukontrolin nyo lang sa pamamagitan ng PTC. Ngayon, halimbawa, guys, naliliitan kayo din sa views kasi sa phone niya lang, kasi nakaganyan lang siya, guys. Itong icon na to, itong nasa inyong screen, dito sa left side, ayan. Kiklik nyo lang yan para mag-full view nung ating ano, nung ating sa phone. Tapos, pag ano naman niya, ganun din. Right or left, up and down. Yan, mga ganun lang, guys. Tapos, kung isusum nyo, guys, yung ating phone, inyo lang palalakin siya, guys. Ayan, pag ganyan lang, ayan, pwede nyo siyang isum na. Ayan. Zoom nyo lang siya, guys. Ayan. Tapos, pwede nyo pang isum na konti yan. Ayan. Pag sinum naman siya, guys, kita nyo naman, hindi naman siya ganun ka, ano, kalabo, kung makikita nyo, guys. Kaya, napakaganda or napakalinaw nung ating, kasi, 1080p na yung ating camera, kaya, medyo maliwanag na siya kahit isum natin. Ayan, balik natin, guys. Ayan. Bali, ganun lang yung pag-aano natin ng ating camera. Tapos, halimbawa, di ba nabanggit ko sa inyo, meron siyang built-in speaker at built-in mic. Kung halimbawa, kakausapin yung nasa labas, balik tayo sa intercom, guys. Ito yung intercom. Yan, click nyo lang yon. Tapos, kung magsasalita kayo, guys, itong mic sign na yan, long press lang yan. Medyo, hindi ko siya mayaano agad kasi mag-feedback siya. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, long press lang, guys. Ayan. Pag nagsalita ako, nalabas dito, guys. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Yun yung ibig ko sabihin kasi nag-feedback siya. Pero kung halimbawa, nasa malayo to, nasa sala, or nasa labas, or outdoor, then, nasa opisina kayo, then connected naman sa internet yung inyong cellphone,
low press niyo lang yung mic. Halimbawa, nakita niyo yung inyong anak or wife, meron kayong gustong sabihin, long press niyo lang to. Lalabas nun dito sa ating ano, IP cam yung sasabihin niyo or maririnig na. Then ganun din naman, itong speaker na to, kiklik niyo lang yan guys. Ayan. Maririnig niyo naman kung ano yung sinasabi doon sa camera or yung usapan nila doon. Kahit nasa malayo kayo guys. Kasi meron din siyang built-in mic. Guys, yun namang sinasabi ko sa inyong lightning or yung lighting or yung kanya sa ilaw or infrared. Try natin ang patay yung ating ano, lahat ng ilaw para makita nyo through infrared. Ngayon, lilipat nyo lang siya dito. Ayan, just sa lighting na yan. Pwede nyo siyang i-view kung halimbawa doon sa light mode. Kung halimbawa, normal or white light. Yung white light, yun nga yung convectional kung halimbawa color. Try natin guys. Ayan, papatayin natin lahat ng ilaw. Ayan guys, dito na ako harap sa ating ano, IP cam. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito, ayan, walang kailaw-ilaw siya. Ang nagana sa kanya ay yung infrared niya. Ngayon, kung halimbawa gusto niyo ng color, yung light, white light lang yung ating kiklik. Ayan guys, white light siya. Kita niyo na na colored na ako. Ayan guys. Or yung ating background colored na guys. Makikita nyo. Kumbaga, ano na siya. Kung ano yung kulay ng daylight, kitang-kita nyo na. Compared sa normal na infrared lang. Ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na infrared lang guys. Black and white lang siya. Although, di ba yung ibang camera, ganyan lang yun. Black and white. Ito naman, meron siyang white light or yung daylight. Kumbaga, para makita nyo na colored or kung ano man yung natural na nangyayari. Guys, doon naman tayo sa isang napakahalaga. Nabanggit ko na lahat yung future niya. Yun namang ating playback or kung paano siya ipe-playback or makikita yung na-capture ng ating camera. Balik tayo guys to sa intercom. Ayan, pakita ko na lang sa gilid ng ating ano, screen. Then, meron dito yung isa, snapshot nga pala. Munti ko na malimutan guys yung snapshot. Yun na kumbaga sa phone, para siyang ano, screenshot guys. Kung halimbawa, meron lang kayong isang moment na gusto makita, para lang siyang phone, screenshot nyo lang, pakita ko sa inyo. Click nyo lang si screenshot, then ayun, lalabas yung isang na-captured na kuha ng ating screenshot or snapshot. Then, balik tayo sa playback. Click nyo lang si playback, yan. Ang lalabas dito yung video, photos, or cloud video. Yung photos, doon na kasave yung ating mga snapshot. Kaya ang kukunin natin guys, yung ating video. Ayan. Then lalabas yung mga playback natin or yung mga na-record na nung ating camera. Ngayon, nandito sa ilalim, yung oras lang niya, tapos yung petsa, ayan. Ito yung nangyari kanina guys. Open lang natin siya. Ayan. After nyo i-open, na ito na yung playback niya guys. Ayan. Yan yung nangyayari kanina or yung ginawa natin kanina. Ayan. Tapos yung oras na ito guys sa ilalim yung oras niya. Kung halimbawa, pe-playback nyo, kung anong oras yung gusto nyo malaman na nangyari, halimbawa wala kayo sa bahay, pwede nyo siya playback kasi nakasave naman yun doon sa ating memory card. And guys, maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa unviewxcam.ph sa pagtitiwala nila or pagbibigay nila ng gantong camera kasi guys, binigay lang nila sa atin to, tapos nagtiwala sila sa atin na i-review itong kanilang camera. Kaya maraming salamat po sa unviewxcam.ph. Ngayon, sa mga gusto mag-avail ng gantong camera guys, ilalagay ko na lang yung link nila, lang shop nila sa Shopee na unviewxcam.ph dito sa ating screen. Yun, puntahan nyo sa mga gusto mag-avail nito guys, itong IP cam na to. Napakarami pa nilang ibang klaseng camera, iba't ibang uri ng camera. Isa lang ito sa pinagkatiwala nila sa atin. Na ipa-review o ipakita sa video natin. Kaya maraming salamat po sa unviewxcam.ph sa pagtitiwala nyo. At yun din sa inyong lahat guys sa panonood nyo ng video natin. Maraming salamat din po. Sana po huwag po kayong magsawang sumuporta. Ngayon, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin, subscribe na po kayo. Click ang notification bell para lagi kayong updated. Lalong-lalo na sa mga gantong review ng mga camera or kung ano pang mga tools. Tapos doon sa mga request niyong video guys, gagawin natin yan. I-upload natin doon sa isa nating channel na Uno Kenshin TV at
isa pa guys, kung meron kayong mga tanong about sa camerang to or kung sa iba pang mga tungkol sa video natin about sa electrical, sulat nyo na sa comment natin. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat at sana po, huwag po kayong magsawang manood at ingat po kayong lahat and God bless po.